Yo mga kabayan, welcome to my vlog. Once again, this is Super Mario Travels. At ngayon po mga kabayan ay nag-ayos kami ng sasakyan. Revo gasoline 7K engine 1.8 liters. Ngayon po ay hindi po gumagana yung ano, yung fuel gauge. So chinik po namin doon sa panel cluster, so okay naman siya. Ngayon ibababa po namin yung ano, ibababa po namin yung tangke. So nandun po kasi yung connector niya sa ilalim. So machichik namin po yung wire niya kung gumagana siya. At saka kabayan, chichik namin yung floater, baka kasi ano yun eh, minsan binaba ko na rin yan. Inayos ko lang yung contact niya, hasain ko lang ng liha, baka nakalawang na ulit kasi matagal nang hindi na-evol yung tangke niyan. So kabayan, keep on watching. Okay. Gagamit ako ng chip connector yung dalawang wire, so para titingnan ko kung tataas yung gauge. So pag tumaas yung gauge yun, matik na ang may problema yung floater niya. So ito, gagawin muna akong chip connector kabayan. Okay po naman chip kabayan, babalik ko kayo makarelang saglit. Pak! Yo mga kabayan, ito na, naibaba na namin yung tanke. So i-check namin yung floater niya, yung kontak na dyan sa ano, may kontak kasi yung floater niya, no? So titignan namin baka kalawag yun ang hasaan namin ang pinundi, ha. Keep on watching kabayan, ha. So kabayan, ito yung check namin, yung hindi nagpapansin yung fuel gauge. So ang ginawa ko, kumuha muna ako ang hinanap ko yung positive. Ito yung positive niya, kulay yellow green. So ito umiilaw to, siguro mga hindi ko alam kung ilang voltahe to, pero ito yung negative niya, kulay pula. So ngayon lalagyan natin siya ngayon chip connector. Itong positive na to, yung kulay yellow green at saka itong kulay pula, ito yung sa fuel indicator niya sa empty. Yan, pakita mo dyan fuel indicator sa empty. Ito po yung fuel indicator niya, yun. Yan yung indicator pag nag-empty ang gasolina. Yun. Yan yung po yun. Okay. Dito rito. Yan. Pakita mo. Yan. Wala na? Wala na. Okay. Dito rito. Sasabihin ko lang po sa inyo yung wire na, no? Para yung tasunod. Alam mo po ninyo. Yung positive niya is yellow green with striped green. So kapag chichikin nyo sa empty ay yung kulay red. O yun, chinikin natin, yun yung sa indicator ng fuel. So ito naman yung sa fuel gauge, dahil yung fuel gauge ang sira, yun ang titesting natin kung iririkta ko siya positive at saka dito sa fuel gauge na, sa indicator nya dun. So pag sinaksak ito dito, kailangan dun sa taas ay tataas yung fuel gauge kasi nakarating siya, may positive nyo sa dito. Okay, nandito na. At tong ano na to ay kulay positive niya ay yellow green with striped green, tapos yung ano niya ay sa fuel gauge niya ay yellow with striped red. Ito siya. Yan, mas na. Yan, tumataas siya. Tumataas na po yung sa fuel gauge natin. Ibig sabihin po niya kabayan is okay po yung gauge niya, okay po yung connection niya. So bali ang may problema niyan ay yung pinakang floater niya at saka yung sensor niya doon. So dati na-repair ko yung, pero hindi ko alam kung marirepair ko pa ngayon. So titignan namin, bayan, tumataas na siya. Yan, ipapulin lang natin. So ang wire po nang sa floater ng nitong Toyota Revo gasoline 7K engine is yellow with the stripe green and red. Yun po, irekta lang po niya yun.
So, kung sa pong tatas pa yung fuel gauge na yan, kung siya po ay buo po yung linya at saka po itong mismong gauge na to. Yan. So, yan. Malapit na po mag-pull kabayan. At, yan. Pag sa pull natin, papatay na po natin. So, nabigyan ko lang po kayo ng kaunting idea, lalo doon po sa mga beginner na mga mekaniko na magta-troubleshoot. So, madali lang. So, yun. Oh, nasa pull na po siya ngayon. Okay. So, ngayon kabayan, susubukan bubuksan namin to kung maayos namin. So, malamang hindi na po namin maayos to kasi matagal na rin po ito, napaltangkot na rin po to. So, hopefully maayos, pero kung hindi na maayos, bibili na tayo ng bago. So, yun. Na-check na natin yung wire, yung connection niya kung may problema. So, wala naman, tumas yung fuel gauge niya. Okay, at saka yung sa fuel indicator niya, chinik niya natin, okay naman siya. Approve. Tama, ibig sabihin, ito po ay may problema. At babalikin ko po kayo mamaya, makarang ilang saglit. Yan, bye-bye. Okay, yo mga kabayan, ito na po, ito yung update ng renewable shoot namin. Dito ka chan, renewable shoot namin sa hindi gumagana yung fuel gauge not functioning. Ito kabayan, ito yung contact niya. Tingnan mo, gasgas na gasgas yung contact niya. So, medyo nakaangat na itong ano niya. Ito. Yung kumukontak dito sa hindi ko alam kung ano tawag dito. Sa mga mamalito air dito. Dati minili ako ng konti ito. So, umangat na kasi na sa katagalan na ano din niya, naubos din niya, na-worn out. So, ito. Fortunately, na-repair na naman namin. So, yan. So, yan. In-adjust namin to. Itong contact dito para masense nung sensor. Ito yung sensor niya. So, okay na siya. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo na tumatas na. Sasaksak namin doon. So, okay. Ang pag-ano nito kabayan, ito dandahan lang kasi tinatas dito. Yan. Yan. Ipipil mo lang siya. Ipipil mo lang siya kabayan. Yan. Yung sa adjustment niya. Pangit din namang masyadong adjust. Yung tama lang. Para ba yung pag-ibig lang? May feeling. Kapag may feeling na, ano yun, mararamdaman mo na yun. Yung feeling, nasa saging lang yun. Isang feeling. Ganun lang kabayan yung pag-adjust. Mararamdaman mo ng kabayan yun eh. Okay, let's go. Papakita natin sa dashboard. Close mo muna. We have to be careful kasi itong ano nito, nakahinang na ito dito. So, baka maputol yung wire papuntang sensor. So, mahirap. Kailangan maging mong maingat lang. So, ibabalik na. At ipapakita namin sa inyo kabayan yung pagtaas ng gauge doon. So, ibig sabihin na medyo narimigyohan namin. So, yun. Man. Let's go. Update namin kayo. Okay. Yo, mga kabayan. Ito na kami. Yung na-repair namin ang fuel floater gauge. Ito na. Sinaksak namin sa connector. So, itas mo. Nadamitas. Itatas namin yung floater niya at dandang dapat tatas din doon sa loob ng sakyan, inside the car. Okay, this is Christian Villapaña. Siya po ay valedictorian sa automotive sa St. Peter College, Tarlac, Capas Tarlac. Okay, magaling na din po siya magmekaniko. Nahasa na din siya, so masa pa siya, tinuturuan ko siya ng mga technique na malulupit. Yan, taas mo. Sige, taas mo. Taas mo pa yan. So, kailangan dun yung fuel gauge sa taas ay tataas siya. Inaano natin by manually. Okay, pupunta po tayo sa taas at titignan natin kung tumataas yung fuel gauge. So, dapat siya ay hindi mabilis. Dapat siya ay dandahan din lang yung normal. Kapag nagtataas ng, kapag naglalagay ng fuel. Ito na kabayan, tumas na siya. Nasawa na siya. Sige, chan. Taas mo lang dyan. Taas mo lang dyan. Okay, taas. Okay, keep on watching kabayan. So, yan. Tumataas na siya. Ayan kabayan, yan. Ayan, lumalakad na siya. Depende kasi sa pagtaas dun sa baba ng fuel floater. Kasi kung mabagal, mabagal din tumaas. Yan. Yan kabayan, no? Ibig sabihin niya kabayan, is na-repair po namin yung fuel floater gauge. Fuel floater, na-repair namin. Ito pala yung gauge. Yan, yung fuel floater doon, na-repair namin. So, pangalawang repair ko na po yun.
So ayan, tumatas na siya. Okay, ipapapull lang natin. Tapos yun, at patatanggal na natin doon sa baba para makita natin kung bumababa din siya. Okay, yay! Success! Ito po yung pinakamabilis na paraan para makapag-troubleshoot ng sasakyan. Lalo na dito sa troubleshoot namin, fuel floater gauge not functioning. Yan. Una po, ay binaba namin yung tanke. So, tinik ko yung wire niya, kung buo yung wire. So, hinanap ko yung positive, hinanap ko din negative. So, nirekta ko ngayon. Chinik ko din po yung fuel indicator, gumagana rin. Chinik ko din po yung linya ng fuel gauge. Gumagana po siya. So, ibig sabihin, pumunta po kami doon, nag-proceed kami sa fuel floater, sa tanke. Binuksan namin. Nung una, tinesting namin, hindi talaga gumagalaw. Ngayon, adjustment niya yung contact niya. So, yun. Kasi worn up po yung contact niya. Kaya in-adjust namin. So, ngayon po, gumagana na siya. So, yan po. Nakapull na. Pakibunot na lang. Papakita natin sa ating viewers na bumababa din siya. Yan mga kabayan, bumababa na siya. Ibig sabihin po ay yung pong takbo ng niya, tama lang yung adjustment niya. Yan. So, successful po ang ating pag-troubleshoot ng fuel floater gauge not functioning. Ayan po. Not functioning, hindi po siya malfunctioning. Kapag malfunctioning po siya, umaandar siya, huminto. So, not functioning siya. Totally hindi siya nagpa-function. Okay. Successful po tayo kabayan. At mamaya po ay papakita namin sa inyo yung wire. Okay, magpapala mo si Super Mario Travels at once again, don't forget to subscribe on my channel and don't forget to hit the notification bell for more updates in my video. Okay, bye bye.